Hello guys, welcome back to my channel. Katatapos lang namin mag virtual mass gathering. So, ngayon, punta tayo sa ating mga churchmate para magbigay ng mga foods. Tara, samahan nyo kami pumunta doon. And after, punta tayo ng Walmart para mamili ng mga gamit. So, ito ang ating mga ibibigay sa ating mga churchmate. Tada! Tara na! Labas na tayo! First na pupuntahan natin, kila Kuya, para magbigay ng libreng grocery! Okay, next, punta naman tayo sa ating pastor. Hello! Hello, Gamgam! Halika, sama ka sa amin! Okay, next destination! Dun tayo sa Walmart. Hala, masakit ni Mr. Bean, no? Ang cute. Okay, guys, andin na tayo sa Walmart. Okay, pasok na tayo at mag-siyaping ng cart. Bili tayo ng butter cart. Sa gelatin, favorite namin to. Bili tayo. Okay, bumili tayo ng 5 guys inch. Bili tayo ng pickles. Bili tayo ng chips ahoy. Saka itong chunk sa dalawa. Some chips. Kaya tayo hindi nag-grocery guys, kaya yan. Dito tayo sa chocolate section. Bili tayo ng Kit Kat. Boom! Lucky. And ang Kleenex. Okay, bili tayo guys. Ito flushable wipes. Ayan, kuha tayo ng isa. Okay, nandito tayo sa dishwashing section. Nabili tayo ng ating dishwashing liquid. Ayan. Itong Palmolive kasi, ano siya eh, tough on grease. Kasi masyado kaming greasy pag nagluluto. Mukhang nag-renovate sila guys. So, lahat nagbago. Alright, nandito na tayo sa school supply section ni Lucas kung matutuloy ang school, hindi online. So, mamili tayo ng color kung blue or black para kay Lucas. Next, ang kailangan niya ay isang 8 tab dividers. So, ito na. Nakita na tayo ang 8 tab dividers. So, ang next natin ay 3 red pens. So, bili tayo ng dalawa. Okay, nandito tayo sa pen section. We'll see kung makakita tayo. Ayun. Ito yung napili namin kasi kompleto na siya. May red, black, and blue. So, mas madaling gamitin yung clickable kaysa yung may packet minsan nawawala. Next, 3 ultra fine tip black sharpies. So, ito na siya. Ultra fine tip. Okay, tapos na tayo sa mga necessities, chips, mga pagkain, snacks, at saka school supplies. Andito naman tayo sa baonan. Bibili natin siya ng baonan. Yung hindi na tumataob kagaya nito. So, magandang klase.
kahit kanin ang baonin niya pwede kasi hindi siya natataob. Yung kanya kasi ganito yung style. So nakatayo. Pag tinayon mo yung pagkain, pa mga sabaw, tatapon. So kuha tayo nito. Okay guys, ito na yung mga nabili natin. Yung isang cart. Bulky dahil sa tissue. Ayan, pwede na tayo magbayad. Ayan na guys, nakapila na tayo dito. Babayad na tayo. Tayo'y tapos na. Mag-shopping. Yum! Nakakapagod mag-shopping guys. Ang init. Lakad. Kung hindi lang yun. Kailangan namin kasi bumili na ng mga gamit sa bahay. Deodorant. Ano. Ilang buwan na rin kaming hindi namimili. Maramihan kasi tayo mag-ano eh. Mamili guys. Kasi para hindi punta ng punta sa ano. Pamilihan dahil ako yung tinatamaan ko ko lang magpahinga sa aking day off pag rest ko. Dito na tayo sa bahay guys, gutom na gutom kami, umalis kami 1 o'clock, 1:30 nakarating kami, 4:10 ang daming tao guys, gutom na gutom. Ayan oh, buti na naman natin ang pizza kagabi. Okay guys, we're going to do a grocery haul and some school supplies hauls. Okay, to start, meron tayo dito gamit ni Lucas. So, ito, bumili ako ng baonan niya in case may school na kasi hindi pa tayo sure kung online ba sila o school na. Para if ever magbaon siya na may sabaw, hindi matatapon. Kasi dati nahihirapan ako sa kanyang mga baon. Kasi nakatayo yung kanyang lunch kit. So, ganun din si Jem Jem. Binilang ko rin si Jem Jem. Yung kanya. Tapos, ito yung lunch kit na binili ko para kay Lucas. Yan o. Which is, ano siya, pwede na siyang magbaon ng mga nakahigang Tupperware. Bumili ako ng kanyang pens. Kasi yung mga binili kong school supplies niya, yun pa yung wala niya. Pero yung mga previous school supplies niya last school year, ayun yung mga pwede pa. Kinip ko siya para magamit niya. Kasi sayang naman guys kung bibili ka na naman, tapos meron namang natira, meron namang mga leftovers. So, gamitin na lang yung mga leftovers bago bumili ng bago. Tapos, yung kanyang binder. So, ito yung nire-require ng school. Tapos, ito yung dividers para sa, ano, sa binder niya. Saka, yung kanyang ultra-fine Sharpie. Maraming mga Sharpie kailangan yung ano yung school dito, lagi silang nagpapabili ng mga Sharpies, iba't ibang klaseng Sharpies, may ultra fine, may fine pens. Next guys, bumili kami ng nail cutter dahil yung nail cutter namin ay pudpud na, hindi na makagupit. Ang binili namin guys, yung pwede yan na yung nailalagay yung kuko doon para hindi magkalat. Yan. Ayan guys, oh. Kasi yung mga ibang nail cutter, di ba yung mga ordinary nail cutter, ano siya, nagkakalat ito. Pag nagkuhuka, kinikip niya doon sa ilalim. Ayan. Okay, tapos meron tayo dito pampabango ng sasakyan kasi sale siya guys. Ayan o, $2 for $10. So, bumili na kami ng marami para hindi na kami pabalik-balik sa store. Ganon kasi ako guys mamili. Maramihan na kasi nakakapagod mag-grocery eh. Imbis na ipahinga mo na lang sa bahay minsan. Parang buong araw kang nasa grocery. Tapos meron tayo ditong wipes.
Ayan, if ever ano lalabas kami, meron kaming ano wet ones. So, ito for ano, ito facial wipes. Kasi minsan yung kapatid ko gumagamit din siya, so bumili na rin ako. Clear shower curtain para dun sa ano namin, kasi naninilaw na yung ano, yung matagal na rin namin kasi nabili. Maraming shower curtain na rin naninilaw na. Mapapalitan naman natin ng bago, guys, para hindi naman kadiers. And then, wala na rin tayo, na run out na rin tayo ng lotion, kaya bumili na rin ako, dalawang lotion para sa kamay, saka sa katawan. Yan, tapos, conditioner, kasi yung conditioner namin ay, isa na, shampoo pala to. Shampoo, kasi yung shampoo namin isa na lang. May apat kaming gumagamit, so hati-hati kami. Nagsha-shampoo doon. Hindi pala, tatlo lang pala kami, si Bunso pala kalbo, so hindi siya nagsha-shampoo. So ayan, bumili na ako ng extra, guys, para hindi na rin pabalik-balik. Saka ano, mura siya, nakita ko siya sale. Next, guys, ay yung Palmolive. Ayan, power degreaser. Ito, guys, yung binibili namin kasi yun nga, power degreaser. Madalas kasi kaming magluto. So, yung mga gusto niya pag naghugas siya ng pinggan. Minsan kasi yung mga murang ganito, ano, ang dami mo nang nilagay, wala pa rin bula. Ito kasi, konti lang yung ilagay mo, mabula na siya. Saka, strong siya sa mga mamantikang mga ano, dishes, mga pots. Kaya ito. Iba-iba naman tayo ng kung anong gusto natin, di ba? So, kami yun lang kasi malaki at saka ano, matipid. Tapos, susunod tayo ng pickles para sa burger, kung burger man, para maiba naman. Tapos, bumili ako, guys, ng gelatin, mga limang ganito kiyan. Tapos, bumili na rin ako ng hot dog. Kasi nakakuha ako ng dalawang pack ng hotdog bun doon sa store na itatapon na kasi expired na on that day. So, ginawa ko, kinuha ko yung dalawang pack na 6 pieces ang isang pack. Nilagay ko sa freezer para pag nag-crave na ulit. Meron na naman tayong hotdog, jolly hotdog. Tapos, minsan kasi nagkikrave tayo sa chocolate. So, bumili ako ng Kit Kat. Ayan. Tapos ng ito, chips ahoy. Kasi minsan pag kumakain tayo ng mga ano, nakakaumay na pagkain, minsan gusto natin ng chocolate. Diba? Bumili ako ng M&M. Guys, hindi kami ganito bumili every week, week or month. Ngayon lang din ako na bumili ng ganito. Matagal na rin kami hindi nakabili, mga 5 months ata. Kasi meron pa kami mga extra mga food, kaya hindi kami masyadong. Ngayon lang talaga itong maramihan na ganito. So, Chips Ahoy dalawa, ayan. Ang favorite, ibang klase. Tapos, chips, Cheetos, si favorite ni Lucas. Bumili ako ng tatlong klase. Ayan. Tapos ito, may bago sila naman. Ayan. Tapos, bumili ako ng Great Value. Kasi favorite ko yung sour cream and onion. Bumili ako ng para sa akin. Okay, Bunso. Tapos, bumili ako ng Pringles. Kasi $3 something lang siya. Ayan, maliliit lang siya. So, ayan. Hindi kami ganito, guys, mag-shopping. Ngayon lang to, kasi kailangan, marami na kaming kailangan. Gaya ng dishwasher, ng deodorant, ng lotion. So, sinabay-sabay ko na nung pumunta kami sa Walmart. Kaya, napadami ng ganito. So, ayun, guys. Baka magtaka kayo, guys. Napadami nun. Lahat yun, utang.
Thank you for watching. See you on my next vlog. Live your best life and have a wonderful day. Bye!